delikado yung ginagawa nyo sa'yo. Nagluluto kayo, tapos hawak-hawak nyo yung bata, baka mabitiwan yung bata o matalsik ka ng mantika. Nilalagay po minsan po sa gilid po, katabi ko lang, pero inaano ko lang po ulit na makakanta. Wala na po si Mrs., iniwan na po kayo. Opo. Kahit saan kayo pumunta, sama-sama itong bata. Opo. Paano ko umulan, sir? Inaano ko na lang po ng ano, payong. Kayo po ay nakikitira lang sa? Dito sa sumitindahan ko po. Ibig sabihin, nakikikomisyon lang po kayo doon sa mga paninda ninyo? Opo, opo. Bibigyan na lang kita ng sarili mong food card. Okay sa yon? Eh, wala po, sir. Grabe, kung anong po yung ano, yun, tatanggapin ko lang po. For the meantime, sir, eto, sir, ha, sabi mo agad-agad, gusto mo ng diaper at gatas. Meron kasi bumili ng Louis Vuitton. Yan. Kay Jocelyn ng sapatos, salamat kay Vineza Char Carion ng Taguig. O 15,000, sir, papadala ko po dyan. Paunang tulong yung para sa diaper ni baby at gatas. Okay, sir? Okay po. Sige, sir. 15,000, sir, parating na dyan. Tapos yung food card, kami po maghahanap. Okay, sir? So, una sa lahat po, Sir RG, last time nakausap po kayo ni Idol Rafi. At kumusta naman, sir? Anong nararamdaman nyo since the last time si Sir Rafi po mismo ang nakausap nyo? Okay naman po. Ang pakiramdam ko dahil masaya ako dahil ano ko na yung kailangan ng anak ko. Ilang taon na ho ba si Sir RG? 34 na po. 34. At ang anak nyo po na karga-karga nyo? Isang taon tsaka kalahat po. 1 year pa lang. Asaan na uho ba yung mami o yung nanay ng bata na anak ko ninyo? Wala na po eh. Si mama na sa ibang lalaki. Hindi na rin ako nagpapakita sa akin. Gaano na ho kayo katagal na hiwalay, sir, nung nanay? Malapit na rin mag-isang taon. Bakit ho naghiwalay? Siya ba ang nagloko or nagkaroon ng problema? Siya. Siya ang nagloko. Pero ngayon po, sir, no, na naiisip ninyo, or usually pag nakikita nyo yung bata, syempre 1 year old, iniwan ng mama, ikaw yung dalawa na lang, anong tumatakbo sa isip nyo, sir, pag ganun? Wala naman po. Kahit kung kasama ko yung bata mo, wala naman yung pagod ko, saka yung iniisip ko na iba, doon ko na lang sa anak ko. So, syempre, sir, eto, dumating tayo sa punto, nagka-COVID-19 ho tayo. Mm. Tapos, syempre, lahat tayo halos natigil sa trabaho. So, paano ho kayo nun ng anak ninyo? Ito, lumapit ako sa tinitirahan ko, na kay ano lang ako. Kahit ganun. Kay wala talaga. Ngayon, tumutulong naman din sila sa akin. So, may mga nagbibigay sa inyo ng panggatas, ganun, pagkain. Mm. Okay. Pero ngayon, sir, eto na, nakita nga namin nila, Idol, na ikay nagtutuhog-tuhog. So, sir, gaano na ho ba kayo katagal na yun ang trabaho nyo, yung tusok-tusok, tuhog-tuhog? Mga 5 taon na po ako nagtitinda. Isa-isahin natin, sir, ano ba specifically or ano ba itong mga binibenta nyo talaga? Bopis tsaka litid ng baka po. Mm-hmm. Yun ang binibenta namin. Kaya yun na lang gusto ng mga tao eh, na sanayan kasi nila. So, usually sir, paano ang paghahanda nyo? Anong oras kayo gumigising? Anong oras yung preparasyon? Paano nyo pre-prepare? Gumigising ako, mientras natutulog pa yung bata, nga 6 ng umaga. Tsaka nag-ano na ako doon, mientras hindi pa na sinasalang para lumambot. Naghuhugas muna ako ng mga gamit. Pagkatapos naman, no, maghihiwa na. Tsaka na magtutusok. Diretso na po niya. Tapos pagkatapos na, nalalagay na sa balde. Tapos alis na. Pero of course, sir, no, eto nga, may baby kayo. Tapos paano nyo po na pagsasabay na may inaalagaan kang bata? Tapos tatrabaho ka pa? Or yung paghahanda bago kayo sumalang sa labas? Paano? Sino nag-aalaga sa bata habang naghuhugas kayo ng pinag? Pag mag-ano, mientras ano pa, pag ano, tinitiglan ko muna ng gatas. Pag aksumiyak, pinapadede ko. Tapos gawa naman ako ulit. Tapos pag ano, tulog na, ayun, makagawa na ako ng tuloy-tuloy. Tapos pag alis ko, tulog pa, mabibitin sa tulog niya. Kaya dinadala ko na rin kasi siyempre hindi man pwede iiwan. Okay. So talagang pag naglalako na kayo, sir, wala na nagbabantay sa baby. So paano, bakit naisip niyo, sir, na dalhin na, isama na sa trabaho? Ang isip kasi kung hindi ko dinadala, wala naman mag-aasikaso. Eh siyempre, hindi na pwede na iiwan natin sa kapitbahay. Kaya napursigir ko na, dalhin ko na lang para maalagaan ko sa pista. Kumukomisyon ho kayo, sir, di ba? So magkano ho ang kinikita nyo? Ano po, pinakamalaki po, 150. Yung sa komisyon, ha?
Ay, matitir rin. Bali, 300 lang sa isang araw. So, ano po yung mga nabibili nyo dun, sir? Paano nyo pinagkakasya? Ano? Gatas, diaper. Yan lang po. Kahit hindi na mabili yung iba, basta siguro ko lang yung gatas, diaper. Nabalitaan ho namin, sir, no, na dito sa ba, itong tinutuluyan ninyo, ay nangungupahan ho kayo. Yan. Nangungupa ako dyan, no? 700. 700 isang buwan. Okay, hinati namin to eh. Dito may nag-ano din dito. Tapos sa kayo po, sa taas. So, ito pong tinutuluyan ninyo ay sino po ang may-ari? Yun din hong boss ninyo ng... Opo. Yun po ang ano, may-ari ng tinitinda namin. Gaano na ho kayo katagal, sir, dito ho? Mga 5 taon na po. So, dun sa 700, kasama na yung kuryente tubig nyo? Hindi pa. Iba hindi pa yun. Okay. Eh, di kulang na kulang yun, sir. Kasi yung kita nyo, 300 lang. Hindi naman yun na, ano, hindi naman binubulto na pagkuha niya sa pagdating ng buwan. Pa unti-unti lang. Para so, talagang iniintindi rin kayo? Oo, nakaintindi naman. Okay, so mabait yung boss ninyo. So, speaking of sa inyong boss na rin, so, tawagin natin yung boss ninyo para makausap din natin, mapasalamatan natin. Kung ma'am, gusto naming malaman, no, bilang amo muna, kumusta ba itong si Sir RG? Okay naman po. Yan ang pinakamatagal kong ano, at saka maayos naman ang yung magtinda dito sa akin. So, siya ang, kumbaga, katiwala nyo na talaga nagbebenta? Opo. So, buti naman, ma'am, at naiintindihan nyo rin yung sitwasyon niya, at na... usually, ma'am, bilang amo, pag nakikita nyo na bit-bit pa niya yung bata pag nagtatrabaho, anong naiisip nyo minsan? Hindi, iniiwan po yan sa amin minsan pag ano, sa mga anak ko, yung mga anak ko ang nagbabantay. Kasi minsan mahirap yung ano, lalo na yung panahon. Pag naulan? Opo, pag umuulan siya. So, usually, tumutulong rin ho kayo dun sa bata kapag kailangan? Opo. Ako po yung nagpaparehistro niya ng ano, sa birth, sa pagpabinyag. Lahat naman ng ano, sa akin, ako lahat tumutulong yan kasi wala nga yung asawa. Ayan, buti na lang, andito si Ma'am Marilu. Pero sir, eto, andito na ang inyong madam. Eto, first time niya siguro maririnig to, manggagaling sa'yo. Anong gusto mong sabihin kay Ma'am Marilu? Ang sabihin ko lang po sa, ano, marami pong salamat po sa tulong niya sa amin. Pagpatuloy lang po yung ginagawa niyang maganda at saka wag nang yung katulad nung ginagawa niyang ano, yung kumukuha siya ng babaeng ano, sakit sa ulo at saka yung binibigay sa kanya na opportunity, sana mapalago niya at nang may sarili na siyang ano. Isa sa mga dahilan kaya ho nakaabot kay Idol Rafi, yung pong inyong sitwasyon ay may nag-post po isang Good Samaritan or isang buting netizen natin. So, ano po ang pangalan ni sir? Si Rap Justin. Pakikwento sir, paano niya kayo pinicturan, paano niya kayo nakita? Nagtatanong siya sa akin na ano, bakit ako lagi daw nagtatago doon sa ano. Sabi ko nagkahaulihan naman sa ano. Sabi naman niya, hayaan mo. Bibidyohan kita i-live ko para maitulungan ka ni si Rapi Tulpo na ganun kalagayan mo. Kung sige po, ayun. Tapos nagluluto ko, nagbibidyo siya. Saka kumakain din siya sa paninda. Anong gusto niyo sabihin sa kanya kung mapanood niya ho ito? Sabi ko lang sa ma, salamat, maraming salamat po sa kanya sa ginawa niya. Hindi ko na makakalain na ganun. Salamat na maraming salamat. Yan lang po. Sir RG, isa po sa mga dahilan kung bakit ho kami pinapunta kaagad na ni Sir Rafi para makita kayo ay nais po niyang iparating na yung una po niyang ipinangako sa inyo, sir, na 15,000 galing po sa ISN kung saan po may bumili ng sapatos ni Ma'am Jocelyn na Louis Vuitton na nagkakahalagang 15,000. So, dala ko na po, sir. Ito po ang 15,000 mula po kay Idol Rafi at sa bumili rin ho na si Ma'am Vanessa Carrion. Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanila? Marami pong salamat, lalo na kang Sir Rapi Tulpo, na sa ibigay na tulong. Malaking bagay na po sa anak ko po. At sa bumili ng pong na sapatos na si Ma'am Vanessa Carrion. Thank you po. Bibili ko po ito sa lahat ng gamit ng anak. Tsaka sa akin po.
na, handa na ang food cart ni Kuya RG na handog ni Idol Raffy. At kung makikita natin, kompleto na to ng mga street food tulad ng kikiam, fishball, shawmai, kompleto na lahat ito. At ito nga ay handog lahat ni Idol Raffy kay Kuya RG. So, puntahan na natin siya at hindi niya alam itong nakaandang surpresa sa kanya. So, tara! Kumusta naman kuya since last time na nagkausap tayo? Ano kasi yung time na nag-usap tayo, ano, may nangyari sa akin na hindi naman akalain na ganun mangyari. Mm-hmm. Ano nangyari kuya? Ayun, biglang bumagsak na wala yung ano ko paningin eh. Mm-hmm. Kusa lang nawala yung paningin ko pero di ko alam kung anong dahilan, ano, sa pagod. Ano siguro. Nakapagpa-check up ka ba kuya? Ano sabi ng doktor? Sabi daw na kulang sa pahinga. Dahil minsan kasi itong bata, matagal kasi minsan natutulog. Kulang sa tulog. Pero ngayon kuya, okay ka na? Hindi na naulit-ulit? Hindi. Kalaya naman, hindi naman naulit. Last time sir, di ba? Nag-abot din si Sir Raffy ng 15,000 mula dun sa napagbentahan yung sapatos. Okay. Saan mo na nagamit itong mga to kuya sa inyo ni baby? Ayun, binibili ko ng gamit. Yung electric pan, diaper, gatas, tsaka yung mga damit din. Okay. So nakatulong din ito sa pagpa-check up mo kuya, nagamit mo rin? Yes po. Okay, ayan. Pero syempre sir, isa sa mga dahilan din kung bakit kayo nakalapit kay Sir Raffy, may tumulong sa inyo na isang mabuting tao. Sino nga ulit ito kuya? Kung hindi dahil ni Ralph, wala kayo ngayon. Si Kuya Ralph? Si Kuya Ralph. Okay, so last time hindi natin nakausap si Kuya Ralph. Pero ngayon, kuya, nandito na siya para mapasalamatan mo siya ng personal. Tawagin natin si Kuya Ralph. So, una sa lahat, sir, ano po ba ang pumasok sa isip nyo at buti po natulungan natin si Sir RG? Hangad ko lang talagang tumulong sa iba, lalong-lalo na sa kanila dahil nakikita ko lagi silang nahuhuli, pupunta sila doon sa parking namin. At syempre, nakakaawa naman yung bata. Bukod doon, syempre, napakatagal ko na rin na tumutulong talaga sa iba, alam naman hindi pa tumulong sa. Buti sir, ang una niyong naisip ay si Sir Raffy at maidulog yung sitwasyon niya. Hindi ko naman totaling inaakala yung napunta kay Sir Raffy yun. Pinost ko lang siya and then nag-trending yung video at di ko talaga inaakala totally yung nadadating kay Sir Raffy yung pinost ko. Maraming salamat po Sir Raffy Tulpo na tinulungan niyo si Kuya RG. At syempre Kuya RG, eto nandito si Kuya Ralph. Anong gusto mong sabihin ngayon kay Kuya Ralph personal? Ang sabi ko lang sa kanya, maraming pong salamat na ganun yung ginawa niya na tulungan kami ni Raffy. Salamat na gusto kanya, maraming salamat. Alagaan mo si baby at sana maging okay ka na, lalo na yan tinulungan ka ni Sir Raffy Tulpo. Sana pagbutihan mo, saka alagaan mo lagi si baby, huwag mo siyang papabayaan. So ngayon na, ito na po, Sir RG, pinakaantay yung araw. Tulad po ng pinangako ni Sir Raffy, ay meron po siyang inihandang tulong, sorpresa para sa inyo po ni baby. Excited ka na ba makita, kuya? Excited na po ako kung ang tinulong po ni Sir Raffy. Salamat, thank you lang po. Huwag na nating patagalin pa. Kuya RG, tara, puntahan na natin itong nakahandang sorpresa. Ayan na, kuya, ang iyong food cart mula kay Idol Raffy. Ano masasabi mo? Maraming salamat po ni si Raffy Tulpo at saka sa sumulong sa akin. So ito kuya, ang pangalan ng baby mo, Archie Lynn. So ito, Archie Lynn food cart from Raffy Tulpo in action. So anong nararamdaman mo kuya, kompleto tayo ito. Meron ng kikiam, squid balls, fish ball, may gulaman na din, lahat sauce. Ano masasabi mo? Okay na, sa palamat po ako na kompleto para ay wala na akong bibili. Okay. Yan. So dati diba pati yung bike, lahat ang may-ari yung boss mo? Oo. Oh. Idol Raffy, salamat po sa binigay nyo po at saka hindi na rin po ako mamumunan.
Idol Rafe, salamat po sa unang binigay niyong 15,000. Tsaka ngayon sa binigay niyo na fourth car, saka hindi na po ako mamuhunan. Malaking tulong na po sa akin. God bless you. Thank you, Idol!